hope you're having an amazing day. I am Rebecca Narvay Silva, your real estate salesperson, and welcome to my channel. Today, nandito tayo ulit sa Solana Zaragoza Subdivision, which is located sa Barangay Sapalibutan, Angeles City, Pampanga. At nasa harap tayo ng isa sa kanilang 7 model units, which is yung Rania model unit. So, just to give you a quick background, Rania model unit has a minimum lot area of 156 square meters and a floor area of 151 square meters. It has 4 bedrooms and 3 toilet and bathroom. So, yun yung ating quick information for this model. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click that follow button or subscribe button and share nyo po ang aking video para makatulong tayo sa mga individuals and families na naghahanap ng property dito sa Pampanga. So tara, wag na natin patagalin, simulan na natin. So yung mga models dito sa Solana Zaragoza Subdivision are inspired by Spanish architectural design. So mapapansin nyo yung mga design ng mga bahay, meron siyang mga wall tile cladding or parang design niya is mga bricks na nakakadagdag ng beauty sa facade niya. So dito sa Rania model unit, para siyang smaller version ng Miranda. Tapos sa wall niya dito, naka wall tile cladding pero not fully, tapos another wall tile cladding, tapos plastering na the rest. Tapos ang maganda dito kapag naka wall tile cladding ka, yung maintenance expense mo mababawasan kasi yung part na naka tiles hindi mo na siya kailangang i-repaint. Tapos dito din may window. Gumamit sila ng 2 panel sliding glass window, tapos fixed window na yung sa gilid. Tapos dito sa harap, sa kanilang front yard, pwede mo itong padesignan, lagyan ng mga landscape dito, parang itong design dito, tapos grass lang. Pero dito, pwede ka din mag-setup dito ng coffee table, pag morning, ganyan. Meron tayong 3 to 5 meters na setback dito sa harap. Moving on, dito sa side na to naman, sa kanilang carport area. So, kasha dito yung mga compact na mga vehicles or mga MPV na sasakyan, no? O kaya yung mga sedan, kasha dito at least mga 2 sasakyan, kasha din. Or kung meron kayong kotse, tapos tricycle, perfect itong kanilang parking area or carport. Tapos, naka-roofing na siya, which is very good para din sa mga sasakyan natin. Alam nyo yung nagpapatuyo ng damit dito, pwede yon. Tapos, yung flooring natin, paved na rin siya. Yun yung maganda dito. Tapos, mention ko lang dito sa area nandito, so electrical outlets. Tapos, move on lang ako dito sa kabila bago tayo pumasok sa loob. Meron ditong 1.5 meters na setback. Tapos, meron ditong parang nakaabang na faucet. I think good yung idea dito para nandito yung faucet, tapos kung gusto mo maglinis ng sasakyan mo, o tamang-tama tong faucet na to. Tapos, dito sa may gilid, another gilid, so, makikita nyo po na nandito yung ating laundry area. May nakaawang na siya dito na lababo. Tapos stainless steel sink. Meron na rin faucet dito. Pero sa model unit, hindi lang nila nilagyan ng gripo dyan. Tapos may 2 electrical outlet dito for washing machine, ganyan. Tapos another setback din dito sa likod. Around 1.5 meters. Plain lang siya, no, na likod. May window lang dito. Pero dito yung mas mag-emphasize ako. Dito kasi sa side na to, nandito yung ating lanay area. So, ito yung Rania model. Meron siyang lanay dito. 2 panel sliding glass door with screen na siya. Meron siyang isang step dito around 5 inches. Tapos dito around mga 10 inches yung height. Yun. Tapos naka-tiles na rin siya. Pag ito-turnover po ito, lupa lang siya, no? So, nasa sa inyo kung gusto nyong ipa-tiles din yung flooring na to, concrete. Balik tayo sa harap. So, bago ako pumasok sa loob para maglinis, magbablog muna ako. So, dito sa harap, nandito yung ating main door. Sa gilid siya. So, pagbaba mo sa sasakyan, dito ka sa carport, hindi ka mababasa kasi covered siya. Sorry, nakalimutan ko i-mention, meron din pala ditong outdoor lamp na lalagyan na lang ng bombilya, no? Tapos, mention ko lang sa kanilang main door, steel door jump, lever type door handle, tapos, elevated din siya. Same dun sa ating lanay kanina. Tapos, ayan, naka-tile. So, tignan natin kung anong itsura ng nasa loob.
Ay, wow. So, pagpasok natin sa loob, mapapansin natin, very spacious talaga. Tapos, napansin ko kaagad yung layout niya is open concept layout. Mention ko lang bago tayo umikot dito sa ground floor or sa first floor, yung kanilang flooring, gumamit sila dito ng 60 by 60 centimeter ceramic floor tiles. Yung kanilang height, I think nasa around 9.5 feet, which is ang ating standard is around 9 feet lang yata. Tapos, yung kanilang ceiling ay metal deck painted ng white paint finish. By the way, bago ko makalimutan, this is a dress-up model. Ibig pong sabihin, a lot of items dito, furnitures, fixtures, mga set, dining set, sala set, and other mga liit-liit na items are not included upon turnover of this unit dahil nga po, ito ay dress-up model lang. So, para lang ma-imagine natin kung ano bang itsura ng bahay kapag nilagyan natin ng mga gamit. So, dito yung kanilang living area. So, ito yung ating nasa facade kanina. Sabi ko nga, may tatlong panel dito na fixed lang. Tapos, two panel sliding glass window. So, kasha dito yung two-seaters. Actually, kasha pa kung medyo extend mo pa siya konti dito for three-seaters. Perfect siya kung L-shape yung iyong sofa. Tapos, another three or four-seaters dito. Malawak, very spacious yung ating Rania model, which is very good for its price na around 6 million lang. Mamaya i-mention ko kung magkano yung price niya as of October 2024. Tapos dito meron siyang two electrical outlets, another two electrical outlets doon, and meron pang isang nakaabang for additional electrical outlets kung gusto niyo. So tapos na tayo dito sa living area, punta tayo sa dining area. So dito sa dining area, nag-prepare lang sila dito ng 6-seaters dining table or dining set. Kung gusto mo medyo mas laparan pa or medyo habaan, pwede pa. Hindi siya ganun kasikip pa. Tapos dito, yung ating lanai area, which is very nice talaga yung concept ng Rania. Actually, favorite model ko yung Rania sa kanilang 7 kasi good siya sa price niya and yung layout niya perfect para sa akin. So, sa akin lang naman yon. Tapos dito, yung ating lanai area, gumamit sila dito ng 2-panel sliding glass door with screen na po yan kapag ito turn over sa atin sa magandang purpose nito. Kapag may event ka sa bahay or parang pag may occasion, Pasko or New Year, tapos dumating yung mga kamag-anak mo, pwedeng i-extend mo yung party sa labas. So, moving on, syempre yung isa sa mga favorite part natin sa bahay, which is yung ating kitchen area. So, dito nagaganap ang lutuan at hugasan ng mga plato. Yan, so L-shape yung kanilang kitchen. Tapos, naka-tiles na rin yung kitchen countertop. Gumamit sila ng 60 by 60 centimeter, especially dito sa top, no? Tapos, may tiles din dito sa gilid. And meron siyang backsplash tiling din dito. Isa sa magandang purpose ng ating backsplash dito na tiles is para mas madaling maglinis, di ba? Pag tumatalsik yung mantika or yung mga toyo, mahirap siya kapag diretso sa wall. So, ito, mas madaling linisin kasi punas-punas lang, sabon-sabon, pwede na. Okay na, malinis na ulit. Meron siyang base cabinet dito. So, madaming storage. Tapos, another pa dito na cabinet and shelves. Tapos, may two electrical outlets din dito. So, kung meron kang mga additional pa na kitchen appliances, rice cooker, mga ganyan, pwede kang dito magsaksak. Tapos, dito sa area na to, nandito yung two-burner built-in cooktop, which I believe kasama na rin kapag ito turn over. Tapos, meron din siyang range hood na naka-prepare dito. Tapos, nandito sa cabinet na to yung ating breaker na nakatago, di ba? Good idea, yung nakatago yung breaker. Tapos another cabinet pa dito. Tapos, move on lang ako. Ito yung kanilang access door or back door. Steel din siya, steel din yung door, and steel door jamb, lever type door handle. Yung maganda dito, pwedeng dumiretso ka na dito sa back door kapag may bisita ka dito sa dining area. Dito ka na, diretso ka na dito, tapos prepare ka ng food. Tapos, dito yung first toilet and bathroom. So, pakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng toilet and bathroom. Wood door, steel door jamb, and doorknob yung kanilang door type. So dito, naka-tiles yung ating flooring. Tapos sa toilet area, may isang patong ng tiles.
Tapos dito sa shower area, around mga 5 feet yung wall tile cladding niya. Tapos the rest, plastering na. Tapos included kapag ita-turnover, yung ating lavatory, water closet, soap holder, and tissue holder. Tapos meron din tayong telephone-type shower with faucet din. And may drain dito, another drainage dito. And yung maganda dito is meron siyang air vent, which is itong awning-type window natin. So very simple lang yung ating toilet and bathroom. Tapos punta tayo sa first bedroom, which is on this side. So, sa mga bedrooms, napansin ko pala, yung kanilang door, ang ganda ng pagkakagawa, ang linis, white yung kanilang ginamit na paint. Tapos may design siya na ganyan, tapos parang ma-feel mo talaga yung parang kahoy na design. Parang, alam niyo yung mga annual rings, parang ganun. Tapos doorknob siya. Ito yung ating first bedroom. Perfect itong Urania. Kung halimbawa meron kang bisita or kasama sa bahay or mga elderly, easily napapagod pag umaakyat. So, kung may mga kasama kang medyo matatanda na sa bahay, best itong room na to na nasa ground floor. Tapos, kasha, may nakaprepare lang silang single size na bed frame, pero kasha pa hanggang double size na bed frame. Tapos, mention ko lang, nandito yung ating window overlooking yung ating carport. Tapos, mention ko lang yung ating electrical outlets. Meron siya for air conditioning unit. To electrical outlet. Another 2 electrical outlet on that side. And another 2 dito sa side na to. Same lang, no? Naka-tiles pa rin siya. Tapos pala, nakalimutan ko na yung dalawang wall pala ay may window. So, 2 panel sliding glass window lahat. So, tapos na tayo dito sa ground floor. I-check naman natin yung second floor, yung mga bedrooms doon. And isa sa mga feature ng Rania model, which is yung balcony. Okay, so bago tayo umakyat sa taas, gusto ko lang i-mention yung kanilang staircase. So sa kanilang staircase, ito yung kanilang wood handrail. So solidly built yung wood. Dark brown yung kanilang ginamit na paint. And steel railing, ang kanilang railings ay steel, no? Tapos brown din. Tapos yung kanilang stair step ay wood din na solidly built na wood, supported ng metal bracket, kaya siya matibay. Tapos, color brown din, same sila ng color. So, tara, kita tayo sa taas. So, going dito sa second floor, napansin ko, yung kanilang stair step, hindi siya ganun ka-steep, so hindi siya mahirap akyatin. Tapos, dito sa staircase, merong window dito, which is very good idea kasi nga it emits natural light. Tapos, overlooking din yung ating kapitbahay sa side na yan. So, kung nasan ako, ito yung ating second floor. Mention ko lang ang kanilang flooring. Gumamit sila dito ng vinyl planks or vinyl tiles. Yung isa palang purpose, bakit sa vinyl yung ginagamit natin kapag usually sa mga housing pag sa second floor? Kasi hindi siya ganun kalamig sa paa. Eh, di ba usually kapag aakyat ka sa taas, matutulog ka na. So, dapat hindi masyadong malamig yung sa flooring mo. Tapos, nandito, may another window dito. Maganda, malawak yung area. Tingnan nyo kasha nga tong sofa na to. I think 3-seaters din tong sofa na to eh. Tapos kasha pa and may space pa dito. Maganda dito, naglagay sila na to electrical outlets para just in case gusto nyo magpalagay ng TV or parang extension ng family area nyo. Tapos another 2 dito. I think ito ka-prepare lang to if gusto mong dagdagan yung electrical outlets mo or kung gusto mong magpalagay ng para sa antenna. Tapos, move on lang ako, punta tayo sa second toilet and bathroom, which is on this side. So, pagpasok mo, pag-akyat mo, tapos yung unang door on your right, ito yung toilet. So, gumamit sila dito ng wood door. Same lang, no? Same na same yung itsura. Ang difference lang, pedestal lavatory yung gamit dito. And may partition dito. Medyo may partition ng konti, siguro mga 7 inches yung height. Tapos, parehas na parehas lang sila ng toilet and bathroom sa baba. Punta tayo sa second bedroom, which is on this side. So, dito sa second bedroom, malawak naman din siya. Kasha yung double size na bed frame. Yan. Tapos, meron pa siyang space for cabinet, for table dito, pwede din. Tapos, kung gusto niyo naman parang i-maximize yung space, yung may table sa baba, tapos loft bed sa taas, pwede naman yun. Mention ko lang, meron tayong 4 electrical outlets dito. 2 doon and another 2 on that side. Tapos, 2 side ng ating wall ay merong window. With screen na din yan. 2 panel sliding glass window. Tapos, meron din siyang naka-prepare na 1 electrical outlet
for air conditioning unit. Tapos munta tayo sa third bedroom, which is on this side. Almost the same lang yung bedroom ng sa kabila, yung second bedroom natin. Dalawang wall niya din ay merong window. Tapos dito sa part na dito, overlooking yung ating balcony area. So, makikita mo yung kapitbahay, nandito yung balcony. Pero mamaya, check natin kung saan yung access going dun sa balcony. Dito naman sa bedroom na to, meron din tayong 4 electrical outlets plus 1 para dun sa air conditioning unit na nandito. So, dalawa on that side, yung dalawa on this side, kasha yung double size na bed frame. Pwede din lagyan pa ng study area. Tapos, cabinet. So, yon. Ito yung ating first 3 bedrooms. And, syempre, last but not the least, yung ating master bedroom, which is on this side. Dito, sa master bedroom, yung gusto ko sa kanya, sobrang lawak niya, guys. So, dito, gumamit sila dito ng queen size, ha, na bed frame. So, meron ka pang space dito na malawak pa siya. So, queen size yung bed frame. Kung gusto mong gawing king size, kasyang-kasya pa. Pero I suggest, kung bibili po kayo ng bed frame, for example, nag-avail kayo ng unit, no? Kung bibili kayo ng bed frame, yung ina-assemble pa lang kapag i-deliver sa inyo. Kasi mahirap kapag nakabuo na siya, tapos saka mo pa lang siya iaakyat. So, yon. Going back sa tour natin. So, itong part na to, ano siya? Ito yung facade. Ito yung frontage. So, may window dito, 2-panel sliding glass window. And same sa living area natin. Na fixed yung kanilang window dito and another fixed window dito. Tapos, meron pa siyang window dito. So, ngayon, nakasarado lahat ng window kaya parang medyo mainit. Pero, I'm pretty sure kapag inopen mga yan, sobrang okay ng air circulation dito. Tapos, another 2-panel sliding glass window on this side. Meron din siyang 1 electrical outlet dito for air conditioning unit. Tapos, 2 electrical outlets dito sa side na to. Another 2 doon and another 2. So, since this is the master bedroom, 6 electrical outlets yung ating pwedeng paggamitin dito. Tapos, mention ko na lang din, yung kanilang built-in cabinet, pag ito-turnover po to, included na rin siya. So, meron siyang mga shelves dito, drawers dito na 3, another storage sa taas, tapos dito, yung ating mga sinasabit na damit, and mga fina-fold din na kumot, mga ganyan, storage sa baba. Tapos, since this is the master bedroom, meron siyang ensuite bathroom. So, ito yung side na yun. So, dito sa ensuite bathroom, mention ko lang, ang napansin ko lang na difference niya, meron siyang 2 electrical outlets dito na wala doon sa dalawang toilet and bathroom. Tapos, meron siyang 1 electrical outlet doon sa bandang shower area. I believe, para yon sa water heater. Tapos, kapag ito-turn over, meron siyang pedestal lavatory, which is malaki ha, compared doon sa ating second toilet and bathroom. Water closet, tissue holder, tapos dito sa kanilang shower area, naka-tiles, naka-wall tile cladding from floor to ceiling, tapos may accent pa yung kanilang wall dito na ang smooth, ang glossy lang ng tiles na gamit. Tapos dito medyo textured yung tiles na gamit. Tapos, yun, meron lang telephone type shower with faucet, with drainage, tapos with soap holder. So, ito yung ensuite bathroom natin. Meron din siyang window dito, awning type window. Tapos, last but not the list, i-check natin yung kanilang balcony. Yung door na kanilang gamit, steel door jamb, and door type. Kung medyo nag-aalangan ka sa security ng door na to, pwede kang magpa-add dito ng additional security. Pero, this is a good quality ng door. Tara, pasok tayo. So, dito yung kanilang balcony area. Yung maganda dito sa model house kasi, overlooking yung ating Mount Arayat. Tapos, mention ko lang, pebble washout yung kanilang flooring. May drain on that side. Tapos, may nakaabang din na outdoor lamp. Lalagyan na lang ng bombilya. Tapos, concrete to, tapos ito, steel railing. Yun yung kanilang balcony area. And, bago ako mag-end, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung magkano yung price ng Rania model unit. This specific model unit, as of October 2024, ay nagkakahalaga ng 6,130,260 pesos. And, pwede po kayo mag-avail nito through in-house financing, pag-ibig financing, or bank financing. Pwede din cash. Tapos, merong discount kapag cash payment, and pwede kang magpa-reserve ng unit dito sa Solana, Zaragoza for as low as 50,000 pesos
Tapos, in down payment, nagre-require lang to ng down payment for about 20% ng total contract price. And if you want to know more details about this property, and if you're very interested, isi-share ko na rin sa inyo yung advantages of owning a property dito sa Solana, Zaragoza. This property is very near to all major establishments dito sa Angeles City. Malapit na malapit ito sa Marquee Mall and Lex Angeles Exit. Malapit din to sa malapit ng matapos na hospital. Malapit din to sa mga schools and colleges sa Angeles City. And yung mga amenities na available dito sa subdivision, meron tayong basketball court, meron tayong children's parks and playground, meron tayong jogging path, meron tayong clubhouse, meron tayong swimming pool, at 24/7 po ang security dito. Hindi ka pwede pasok dito kapag wala kang kakilalang homeowner tapos wala kang tripping pass. And I hope nakatulong po itong video na ito sa mga naghahanap ng properties dito sa Pampanga. And if you are interested talaga na kumuha ng property dito sa Solana, Zaragoza, specifically this Rania model unit, please feel free to message me sa aking Facebook account, Rebecca Norbay Silva, or aking Facebook page, Rebecca Norbay Silva Real Estate Salesperson. Once again, maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking mga vlogs at sa panonood ng video na ito. Have a nice day, everyone!